Ang Kasaysayan ni Joseph. Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taong gulang na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang anak ni Bilha at Zilpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi sa kanya ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin?" Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, "Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan." Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ng ama. "Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo." Ingit na ingit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at ipinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan." Sagot niya, "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, "Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto.
Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito. Tignan nga ninyo kung ito nga ang samahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potiphar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Dinala nga si Jose sa Ehipto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar pati ang kanyang mga pukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at sabi, panatagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan, kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tignan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito'y bigla na lang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Faraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na Hari ng Ehipto. Sa galit nito, sila ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan kay Jose.
Si Jose ang inatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila namay nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may tatlong sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad nahinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng Faraon, kaya't binisa ko ang ubas at ibinigay sa Faraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Ang tatlong sanga ay tatlong araw. Sa loob ng tatlong araw, ipapatawag ka ng Faraon at patatawarin ka. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa Faraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. May buhat daw akong tatlong basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa Faraon, ngunit ang pagkaing iyo'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng tatlong araw ay ipapatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang ikatlong araw ay karawan ng Faraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Pagkaraan ng dalawang taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano'y may pitong magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang pitong pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang pitong matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May pitong uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol na pitong uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isamay walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi.
Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya ay nag-ahit, nagbihis, at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta. Napakapayat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip," sabi ni Jose. "Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon na taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon ng taggutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito. Malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalik sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa lahat ang mga ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, "Bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanyang espiritu ng Diyos?" Kaya't sinabi ng Faraon, "Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang papamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapa sa iyo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto." Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang 2 sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo!" Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ako ang Faraon at ikaw ang aking 2, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zafenat Pania, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera
ang pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilipot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalik sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asinat. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat sinabi niya, "Niloob ng Diyos na malimot ko ang naging hirap sa bahay ng aking ama." Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa sapagkat ang sabi niya, "Pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap." Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutom tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto'y may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko ay maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" mabagsik niyang tanong. "Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, "Kayo yung mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba?" "Hindi po, kami pong mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat, hindi po kami mga espiya." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Jose. "Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa." Kaya't nagmakaawa sila. "Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid. Ang isa po na may patay na." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon. Hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3rd araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilang ko. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya."
Ngunit pagbalik ninyo'y kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon. Ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, sabi ni Ruben. Nakiusap ako sa inyong huwag sakta ng bata. Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pagiyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ipinagkapos niya ito sa harapan nila. Iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, ibinalik sa akin ang aking salapi, heto sa aking sako. Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa naming kami 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po naming sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kani-kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala na rin si Simeon. Ngayon, gusto pa ba ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, Hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan, mamamatay akong nagdadalamhati. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanya, Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon. Huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Sinabi ni Israel, Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa pangyayaring ito. Nagpaliwanag sila, inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom.
pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang puntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Doblehin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan. Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin. Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Huwag kayong magalala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose. Pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiyan nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at naginuman. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid sakay ng kanilang mga asno.
hindi pa sila nakakalayo sa lungsod. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may, ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti! Tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Judah. Wala po kaming maikakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Lumapit si Judah kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako Ginoo. Kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagalit. Ang turing ko sa inyo ay para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na nga ang isa. Maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y, itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya'y hindi ko may babalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama?
Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. "Lumapit kayo," sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. "Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto." Sinabi pa ni Jose, "Bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon ay mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon." Umiiyak niyang niyakap si Benjamin. At ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawan. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan niya. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kani-kanilang asawa at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila." Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tigisang bihisan maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtatalo-talo sa daan." Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng pinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. "Jacob, Jacob, narito po ako," sagot niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama." Sabi sa kanya, "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay." Mula sa Beersheba'y naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak
sa mga karwaheng ipinadala ni Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto. Kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na tinipon doon ay 70. Si Judah ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling inihanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay." Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, "Ibabalita ko sa Faraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Faraon at tatanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y nag-aalaga ng mga baka buhat sa pagkabata tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupaing ito." Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama't mga kapatid mula sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen at ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, 'Ano ang trabaho ninyo?' 'Kami po'y mga pastol tulad ng aming mga ninuno,' tugon nila. 'Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen.' Sinabi ng Faraon kay Jose, 'Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na mga pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan.' Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating dooy, binasbasan ni Jacob ang Faraon. 'Ilang taon na kayo?' tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, 'Umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno.' Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Ramses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Nang maubos ng pagkain sa buong Kanaan at Ehipto at ang mga tao'y hirap na hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ng lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kapangbayan ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, "Mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkaing ibibigay ko sa inyo." At gayon nga ang kanilang ginawa. Pinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, "Hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayoy ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan ninyo kami. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain." Nangyari nga ito, kaya't kinuha ni Jose para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon.
Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon, bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya." Sumagot ang mga tao, "Napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Faraon." Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito, maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito ay hindi saklaw ng Faraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira doon si Jacob at umabot siya ng 140 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo," sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa Luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Ang dalawa mong anak na sinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad nina Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang mga susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. Ipinasiya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan malapit sa Ephrata at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing." Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong niya ito, "Ito ba ang iyong mga anak?" "Opo, sila po ang pinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto," tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati ang iyong mga anak." Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkurus ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases at sila'y binasbasan. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Wika niya, "Ito po ang matanda ama, sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay." Ngunit sinabi ni Jacob, "Alam ko iyan anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang bansa." Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, "Jose, ako'y mamamatay na
ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw ang tanging nagmamana ng Shekem na nakuha ko sa mga Amoreo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayon'y papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa yungib sa bukid ni Ephron na Heteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela sa silangan ng Memre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin ililibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo. 40 araw ang kinugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, pakisabi nga ninyo sa Faraon na hinihiling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan at aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Sumagot ang Faraon, lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya. Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa Yumao at 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Hiteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at kantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga lipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dooy naligtas ang marami ngayon, kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taong gulang bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at
ibabalik sa lupang ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taong gulang. Siya ay inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong.